ako din. Sino ang nakakatanda at nakakaalala ng salitang ito? Diba? Isang lola. Lola na ako. Diba? Ang asawa ko ay bangag. Kung bangag ang asawa ko, ano ang dapat kong gawin? Katulad ng sabi ni Brother Oliver noong isang gabi. Alam ninyo, from the start, nag-start itong liwasan po ni Pasha pang labing isang araw, lahat ng nagsasalita rito, kino-congratulate ko. Alam niyo kung bawet, bakit? Kasi sinasabi nila, ibinibigay nila, iginigising nila ang mga isip at puso ng taong bayan. Para maliwanagan kung ano ang nangyayari. Kaya maraming salamat sa SMNI. Araw-araw namin kayong pasasalamatan mga vlogger. Nagmismo sila, naglalabas piso ng kanilang mga hinahing. Diba? Ma'am, BP, Sarah. Diba kami ay hindi ko alam kung ano ang mga pinagagawa namin noon, tumakbo ka lamang ng presidente. Pero dahil sa sabi mo, diba, iboto namin itong bangag na to. Ano ang nangyari, ma'am? Binudol tayo. Diba? Na si BMR makakapal talaga ang mga mukha. Kapal ng mukha, kapal ng mukha, walang hiya, walang hiya, walang hiya, walang hiya. Alam mo, walang hiya. Alam mo, pinapanood ako ng apo ko, pamangkin ko, nakikita nila nagmumura ako dito. Nagmumura ang puso't isipan ko. Bakit may gobyerno pa ba tayo? Nakatao pa ba ang nangyayari? Ako nagtanong sa mga lawyer dahil ako hindi graduate. Nagtanong ako sa mga lawyer. Alam mo, hindi isa lang ang sinasabi ng mga lawyer. Hindi makatao ang ginagawa ni, ano ba tawag doon, General Torre? Meron ba siyang karapatan na tawagin general? Di ba? Wala ka bang apo? Wala ka bang anak? Noong isang araw ay sumigaw dito ang Batanggenyo. Tatlong anak niya na pinag-aral ni Pastor Kibuloy. Hindi mayaman yung taga-Batanggenyo. Dinudurog ang puso ko ng bawat nagsasalita na Marcos resign. Marcos, alis-alis dyan. Marcos, alis ka na. Lagas, Marcos, alis ka na. Lagas, Marcos, alis ka na. Lagas. Napakaganda ng lugar na to. Ibinigay sa atin to ng Panginoong Diyos para magsama-sama tayong lahat dito para ilabas ang ating mga hinahin. Umulan, bumagyo. Meron tayong mga vlogger at mga media na nandito na pwedeng marinig nila kasi hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa gobyernong ito. Kaya ang alam ko, Mr. President, Ma'am Amy, Senator Amy, kapatid mo yan. Yung mga binabalita mo, ako na, pagka nang ayaw ko na magbasa eh. Bakit mo sinasabi yun? Bakit hindi mo kausapin ang kapatid mo? Lumayas na! Lumayas!
bias ka na sa pwesto na yan. Dahil ang kaibigan ko si Pipi Sara ay pinudol ninyo. Diba? Meron din akong kaibigan. Diba? Magkaibigan kami sa hirap at ginhawa. Anong tawag doon, Senator Aimee? Diba? Anong tawag doon, Sir? Mangga! Mangga! Sana hindi totoo, no? Alam ko, siya magagamit kung pangungunahan ni Senator Aimee Marcos ang pagkalagkat at pagpapatalsik sa kanyang kapatid na inutil na abusado pa. Abusado! Sampo ng aking mga kasamahan dito, mga taong gobyerno. Patukin naman ang inyong puso't isipan. Kung anak ninyo, kamag-anak ninyo, bibigyan ninyo ang mustisa ang nangyayari sa KOGC. Kung hindi ninyo ginanyan ang KOGC, walang taong bayan na magpupunta rito. Tama! Para maalisin ka, dapat ano ang sigaw ng bayan ngayon? Diba? Marcos resign. BBM resign. Marcos Layas resign. Marcos resign Layas. Marcos resign Layas. Marcos resign Layas. Kanina, yes, kanina, alam nyo, gabi-gabi, nananalangin dito, mag-start si Brother Ricky, pagkatapos, nananalangin si Brother Vicky. Ako, bago ako matulog, nananalangin ako. Bukas na umaga, nananalangin ako kailan ba itong huhupa ang Man Diyos. Pero sa narinig ko kanina kay Kaeri at kay Yusek Ranke, na talagang dinidinig na ng Panginoong Diyos ang ating mga panalangin. Kaya hindi ako magsasawang pumunta rito araw-araw. Hindi ako payat. Hindi kami payat. Sa araw-araw na nagbibigay, inihilot ng Panginoong Diyos ang akma. Binibigyan tayo dito ng pagkain, ng tubig. Diba? Nagpapasalamat din ako sa AOGC. Diba? Doon sa nangyari, alam mo, nag-uusap-usap kami kaminsan-minsan. Ang topic namin, alam niyo kung ano, walang katapusan ang mga karapatan ng mga batang hindi makapag-aral eh. Subukan ninyo ang mga anak ninyo, hindi nag-aaral. Diba? Sa KOGC, tignan ninyo, yung mga estudyante doon, hindi ko alam kung hanggang ngayon kung ano na mangyayari. Ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan.